pre, di ba yung napapagod? Para magandang spot doon para mag-picnic, oh. Saan? Doon pre. Oo nga pre, ang init yun. Tara kaya. Saan ba maganda? Doon maganda. Sige, sige. Sige. Tara. Oh pre, minum ka muna. Uy, thank you pre. Hoy Rix! Oh, patulong naman. Oh, sige sige. Uy mga pre, lapit na graduation natin ah. Ano ba plano nyo? Eh ako, magsisiman ako. Oh, marunong ka ba lumakoy? Ay, red flag. Chick boy. Diba delikado yun? Oh pre, delikado yun. Dito ko nga dati siman eh. Kaso sa dinasang panahon, na yun, nagkaroon ng bagyo, na aksidente. Buti nga ka mo, nakakuha ng ano, life insurance eh. Ayaw pa nga niya, pinilit lang ni tita. Ayun, nung burol niya, nakakuha naman daw ng pondo dun sa insurance company na in-apply eh. Weh? Sus, totoo ba yun? Scam lang yan pre. Di pre, legit yun. Ang insurance kasi, insured ka. Pagka may insurance ka, kahit nasabihin mo na wala kang naitabing pera, pero nung kalakasan ng trabaho mo at may naipundar kang insurance, kahit walang dumating yung pagkakataon mo. Asa na ba tayo? Parang bumalik na tayo rito ah. Bad trip. Parang paikot-ikot na lang tayo. Balita rin yung mga damit nyo. Parang pinaglalaro na tayo ng mga engkanto. Ano pinagsasabihin mo dyan? Nawawala na nga tayo eh. Nakakuha mo pang magbiro. Dapat sa'yo, nasa bahay na lang. Maghugas ka ng pinggan. Uy pare, bawiin mo yung sinabi mo. Hindi ka dapat ganyan makipag-usap sa babae. Matuto kang rumispeto. Anong respeto? Ako ang tama dito pare. Huwag niyong kumpiyan yung babae na yan. Sabi ng bawiin mo yung sinabi mo eh. PruLife UK. Listening, understanding, delivering. Hi guys, Rickson here along with Daryl. Thank you so much for watching our short film. Hope you guys appreciate it because we've really worked hard on it. Sana naman ay napasaya namin kayo. And today, we are here in PruLife UK. To be specific, nandito kami sa Baliwag Branch to talk about the importance of insurance. Para sa'yo ba Daryl, ano ba ang kahalagahan ng insurance? Bago ko sagutin yung tanong mo, no, Brother Rickson, gusto ko munang sabihin sa kanila kung ano ba yung goal natin, kung bakit tayo pumunta dito sa PruLife UK. Unang-una, ang goal natin ay para maipakilala sa mga tao, especially sa katulad nating mga estudyante, kung gaano kahalaga ang isang life-insured person. Simple lang naman yan, no? Sa buhay ng tao, hindi natin alam kung kailan tayo mawawala sa mundo na to, eh. Wala namang makapagsasabi niyan. Kahit na sabihin natin ayaw nating magkaroon ng malubhang karamdaman, ayaw nating maaksidente, kahit kailan din natin mapipigil yon. Pero ano nga ba talaga ang kahalagahan kapag ka meron kang life insurance? Kapag ka namatay ang isang tao, ano ba yung kaakibat nun? Hindi ba't gastos? Ngayon, gusto ba natin kung, wag naman sana, pero kung sakaling dumating yung araw na mawawala na tayo, gusto ba natin na maghirap yung mga magulang natin? Gusto ba natin na mamroblema sila sa mga gastusin kaakibat ng yung paglisan? Kapag meron kang life insurance, sa oras na mawala ka sa mundong ito, siguradong wala kang iiwang problema sa yung minamahal na pamilya dahil ang yung life insurance ang siyang magko-covered lahat ng gastusin at siguradong may matatanggap ang iyong pamilya. Sino ba naman ang may gugustuhin na yung paglisa natin dito, pamilya natin ay magsasuffer, malulungkot, madedepress, gitsa lahat gagastos.
Kasi ang wala namang mura sa panahon ngayon. Lahat puro gastos-gastos. Kaya dapat pagtuunan natin ang pansin ang pagbili ng life insurance nang sa ganun ma-secure natin yung future natin at nang hindi na tayo magkaroon ng financial problem. Ngayon lang. Ayan. Okay, so thank you so much, Daryl. Ngayon naman ay pumasok na tayo sa loob ng PruLife UK Baliwag Branch Office. Tara! Hi, good morning. This is Julia and I'm one of the fellow financial advisor here in PruLife UK. Okay, ma'am, let's begin. First question, how does PruLife differentiate itself from other insurance providers and what sets it apart in terms of products, services, or customer experience? Si PruLife UK is one of the youngest insurance company here in the Philippines. Though, the Prudential company from UK, I think 175 or 176 years na. But in the Philippines, 27 years pa lang. Kahit si PruLife yung pinakabata sa larangan ng mga insurance industry here in the Philippines, kumbaga may napatunayan naman na siya. Kasi before, insurance here in the Philippines, even in, I think, other country, is purely insurance lang. So kung may mangyari sa'yo, nun lang may makukuha yung pamilya mo. PruLife UK came up with the InsuraVest, okay, insurance and investment. Kumbaga parang insured ka and at the same time, meron kang savings. Ma'am, regarding po dun sa services, magtatanong lang po ako kung paano niyo po ba ginagawa yung pagka-customer service sa mga client. Example, kung may client po kayo na may sakit, tapos gusto niyo magpa-check up, paano po ba yung kailangan niyo gawin? Kailangan po ba dumiretso po muna dito sila sa office niyo, tsaka po sila dumiretso ng hospital, o pwede na po silang pumunta agad ng hospital? Halimbawa, si isa nating client na hospitalized for 5 days due to dengue. If it so happens na meron siyang included sa plan niya na daily hospital income, right after niya ma-discharge, magbibigay si agent ng mga forms na kailangan, and then si client din also, syempre kailangan niya mag-participate para mabigay niya yung mga needed na documents, which is yung mga resibo from the hospital, proof of confinement, and then right after that, ipa-file yun ni financial advisor sa company, and then after 2 to 3 weeks, ayun, may makiklaim na siya. For the next question, what types of insurance products and services does PruLife offer? Can you provide an overview of the different options available? Okay, so we have the VUL or Variable Unit Link, which is the insurance and investment. We have different type of products na suitable from what the clients need. So if si client, kagaya nyo ng mga student and parang halimbawa, gusto nyong kumuha for as low as, I think, mga 1.6 per month. Meron din tayo mga high net worth clients, so we will offer the elite products. Kumbaga, yun yung mga more on high investment allocation na insurance plan. Also, we have this, like mga traditional plans. Meron pa din naman na just in case may mangyari sa'yo, may makukuha ka, yun yung mga renewable plans natin annual. And then, of course, we also have the pure investment, which is the pure millionaire. Ayan, sa mga alam nyo na mayayaman sa bansa natin na baka gusto lang nila ng additional kita. Kasi lahat ng ini-invest mo or binabayad mo sa premium for your insurance, napupunta yon or nai-invest din yon sa stock market. Since we're going 175 years, namimigay din kami ngayon ng free insurance for babies. Free siya, okay? So if may kilala kang financial advisor na from PruLife UK and may kilala kang baby na 7 days old to parang before 1 year old, so pwede yan mabigyan ni PruLife UK ng free insurance. And if naman si client hindi pa niya kaya ng insurance and investment, we also offer the personal accident insurance, which is halimbawa sa mga bata madapa na hospitalized ganyan, so merong reimbursement, merong medical reimbursement. Maraming product na ino-offer si PruLife UK. May kaya ka man, average, or talagang kumbaga breadwinner ka na gusto mo secured yung future ng family mo, so lahat yon ino-offer namin dito sa PruLife UK. Ma'am, tanong ko lang po na regarding po dun sa age na maaaring cover ng PruLife UK. Meron po ba kayong like example ng mga kiddie plan o yung pambata? Kasi sabihin natin na hindi naman lahat ng nagkakasakit puro matanda o may edad na. Siyempre kahit bata, hindi natin inaasahan. Meron po bang limit o yung mga hindi na po pwedeng tumanggap ng o kumuha ng insurance? Yes, we have an age limit. 0 means 7 days old na baby. So pagkapanganak, naka-ready na yung birth certificate, pwede na natin yung i-insured. And sa limit, that's up to age 70 years old. But, hindi naman porket, halimbawa, 65 years old na,
may pera. Hindi lahat kasi pwede nating i-insured. Of course, 'di ba? Sabi mo nga, the more na mas matanda, kumbaga sila yung mas prone sa mga sakit. So, meron din tayong tinatawag na mga medical, ganyan. So, free naman yon if just in case may kumuha ng insurance plan sa amin and ni-require na mag-medical examination, yung mga EPE. Nagpo-provide naman ng free si PruLife UK. Sa mga plans pang bata, meron kami yan yung mga personal accident, PruDengue, of course, usually, di ba, yung mga bata, mahilig maglusot-lusot yan. So, medyo prone sila sa mga dengue or accident. So, we offer that for as low as 200 pesos per year. For the last question, can you share any success stories or testimonials from satisfied PruLife policyholders? For one of our success stories here, there is a certain client na kumuha siya ng plan, I think back in 2012. And ang kinuha niya yung with insurance and investment. So, it so happened na hindi na siya nakapagulog. Parang nakapagulog lang siya for 2 years. Dahil nga insurance and investment siya, dito kasi sa PruLife, parang alam niyo yung sa mga bank, for as low as meron kang fund value or merong maintaining balance yung account mo sa banko, hindi magko-close account. So, ganun din sa Pru. For as low as meron kang fund value, if may mga emergency na napagastos ka or talagang medyo, you know, gipit tayo ngayon, so hindi ka muna makakapagulog, tell your financial advisor na stop muna ako. So, pwede yun. Allowed yun sa PruLife UK. So, ayun na nga. Hindi siya nakapagulog. 2 years lang siya nakapagulog. And then the pandemic came and then nakita na lang he passed away. And luckily, for the longest time around, may natira na 6,000 sa fund value niya. May nakuha pa rin yung family niya and naka-claim pa rin yung family niya. So, yun yung kagandahan ng insurance and importance ng insurance and investment.